umabot ng 4 na araw ang isinagawang seminar para sa mga 7 kagawad ng barangay, Ingat Yaman at iba pang development council members ng bawat barangay. Nagsimula ang training nitong 3 hanggang 6 ng Hunyo na ginanap sa 3rd palapag ng bagong City Hall building. Ang 38 na barangay ay hinati sa 8 sesyon. Ang unang sesyon ay ginanap 9:00 AM kasama ang barangay ng Villa Floresta, Tayabo, Manikla, Malasin, Kitakita. At sa bandang 2:00 naman ng hapon, ng parehong araw ay ang barangay ng Santo Niño First, 2nd, 3rd kasama ang Arueda at Caloocan. Sa 2nd araw naman, Hunyo 4, 9:00 AM ay ang barangay ng San Mauricio, Tondod, Apascual, Sinipit Bubon at Kamanaksakan. Sa hapon naman ay ang Santo Tomas, Kaanawan, Abar First at Abar Second. Sa 3rd araw ay ang Tulat, Tabulak, Parang Mangga, Dizol. At sa hapon naman ay ang Crisanto Sanchez, ang Canuto Ramos, R. Eugenio, F. E. Marcos at Sibut. Sa huling araw naman ay naroon ang barangay ng Bagong Sikat, Villahoson, Porais, Pinili at San Juan. Sa hapon ay ang Palestina, Kulaylay, Villamarina at San Agustin kasama ang Kaliwanagan. Naging tagapagsilita ang ating punong lungsod Maribic Bibilena kasama sina City Budget Officer Ginang Priscilla Shega at City Planning and Development Coordinator Engineer Benilda Biernes. Hinimok ng ating punong lungsod na sana ay magtulungan ang lokal na pamahalaan at ang mga opisyal ng barangay, lalo na nga sa usaping pang-edukasyon. Ginawa niyang halimbawa na kung ang isang paaralan ay may tumutulong bubong, dapat ay agad nang kumpunihin ito ng barangay upang hindi na lumaki pa ang maging damage nito, dahil siguradong pag malaki ang damage ay malaki rin ang gastos. Ilan sa mga tinalakay sa seminar na ito ay ang kahalagahan ng Barangay Development Council, budget at ang City Development Plan ng mga barangay. Naroon din at sumubaybay ang Assistant City Planning Coordinator Ginang Dolores S. Murillo. Final.